Hello mga ka-Great, good morning. So nandito po muli ako ngayon sa Barangay Bunggo, Calamba City. Dito po sa lugar ni Ate Delia, isa po sa mga farmer dito po sa Barangay Bunggo. At ito pong kanyang lugar ay kasalukuyan na nagaganap po yung pagte-training o yung pagsasanay ng mga farmer na gustong matuto sa pag-aalaga po ng baboy. So marami po sila dito at taga-ibang barangay, ano po, yung mga participants po na nandito dito. So marami po sila na mga gusto pong matuto sa pagte-training po ito. Puntahan po natin. FPJ. Oh, kinikita daw. Pero mas maganda sundin natin yung proseso para akma yung ating paggawa. Pangapat, pag-aluin ang lahat ng halaman at molasses sa isang balde na ang kalakihan mga 20 liters ang laman. Patungan ng nylon screen ang pinaghalong sangkap. Alam ba, balde. Tuturo mamaya, lalagyan nyo ng net. Sabi nung iba, wala ako na nung tatanong, bakit dalawang kutsara, hindi ba pwedeng tatlo, apat? Eh, hindi pwede. Kasi ito yung pinaka-sion nito, o potassium, na makapagpatamis ang inyong mga alagang halaman ng prutas. Ito ay makapagpalaki ng prutas, magiging mas mga sangkap. Ayan, bibili tayo kasi isang kilong asukal, fruit sugar o molasses. Isang kilo. Then, isang kilong pinaghalong matamis na prutas. Una, siyempre, hugasan. Linisin natin yung mga gagamitin nating materyales. Pangalawa, patuyuin ng 5 minuto. Air dry lang. Ingredients nyo. O ano-anong ingredients nyo? Mga prutas na matamis. Kasama nung molasses doon sa balding mga 20 liters. Ganun din, patungan din ng nylon para hindi madumihan. Then, ibuburo din ng 7 araw. Ganun ba sa inyo, Kuya? 7 days. Ayan. Then, after 7 days, may end product na kayo. Sasalayan nyo, kukunin yung likido, yung likatas nung nagawa nyo yung FFJ. Ito naman yung paggamit na fermented fruit juice. Huwag nyo muna isipin yung prutas, mabiyan na yun. Talagang makaiba yun. Pinerment ko din yun eh. Mga sangkap sa paggawa ng imo. 1 kilong kanin. 2 kilong molasses. At ito po ang medyo, siyempre, hirap gumawa yung mga... So nag-buy groups po sila ngayon mga kagri. Buy groups naman po sila ngayon, buy groups. Ayan.
So ito naman po ang mga ka-agree ang kanila pong ginawang may naka kulungan ng baboy. So lalagyan po ito ng ipa. Bale tatlong butas po ito. Ito pong kulungan na ito na kanila pong ginawa. Dito po sila magsasanay sa pag-aalaga po ng baboy. No? So, parte po ito ng kanilang pagtitraining. Kaya na po mga kagre at nagpupuntahan na po sila dito. So ilalagay na po nila ang lipa dito po sa hinukay. Paano halo nito? Del, ito ay mix lang. Del, mix lang. Pala. Ba't walang katulong to? After some few reminders pa. Ate Balo! Ano ba 'yan?
Hindi, yung isa ko ako. Tikman mo muna kung may lasa. Kasi alam. Baka'y kulang ang asin. Hoy, baka kulang kayo ng ipad. Sino kulang? Dalawa pa lang yung ration natin. Dalawa na yan. Dalawa lang yung ration? Oo, tatlo. Ang sako lang na lang natin. Dalawang trip. Ilan sa marami yan sa inyo? Ilan na bang atin? Ilan ang batik? Lima? Lima. Okay, mga ka-Grace, nakita naman po natin na patuloy ang pagsasanay ng mga taga rito at taga iba pang mga taga barangay patungkol sa pag-aalaga ng baboy, ano po. At nakita naman po natin ang ginagawa po ng mga taga Department of Agriculture sa aming office dito po sa Kalamba na patuloy ang pagbibigay ng mga bagong kaalaman, pag-aalalay at pagbigay ng suporta sa mga farmer na gustong matuto ng pag-aalaga ng baboy. At kasalukuyan ay hanggang ngayon, nagsasanay pa rin sila. At talagang ang mga taga-Department of Agriculture ay palagi nandiyan dyan upang sila ibigyan ng mga panibagong kaalaman para sa pag-aalaga. At hindi lamang sa pag-aalaga ng mga hayop, kundi maging sa pagtatanim ng mga gulay. So muli mga ka-Gray, maraming maraming po salamat sa inyong panonood dito po sa napakasimpleng video patungkol po sa pagtitraining nila, no, sa kanilang pagsasanay. At muli tayo magkita-kita sa susunod na vlog, sa susunod na video, dito lamang po sa Kuya Soy TV. Maraming po salamat at God bless po.